Pinaimbestigahan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang sinasabing pagbili ng Department of Education ng mga overpriced na naman na digital camera naman. Kasunod dito na nag-viral na post sa Twitter kung saan inakusahan ang DepEd na bumili ng entry-level na digital camera na nagkakahalaga ng mahigit sa 150,000 pesos na malayo sa market price na mahigit 20,000 piso lamang. Pinakita rin sa post na ang hiwalay na proposal para sa pagbili ng iba pang camera na nagkakahalaga naman ng 170,000 pesos. Sinabi ni ACA Chairperson na Vladimir Queta na dapat tumulong sa investigasyon ay ang Commission on Audit. Ang aming panawagan sa aming nilabas na press statement, no, mas imbestigahan din. No, pag tulutulungan ng imbestigahan, sa tulong ng Commission on Audit, ng Kongreso, kung ito ba talaga ay nagaganap. The mere fact na may lumabas na ganyan sa social media, eh kahit pa paano, ay kumbaga sa ano, eh, may singaw, eh kaka. Samantala, kinumpirma naman ni DepEd spokesperson Michael Poa na may dalawang kamera ang binili para sa Central Office noong 2019 at iniimbestigahan na kung overpriced nga ang pagbili nito. Inaalam na rin niya ang kinansilang request sa pagbili ng kamera ng Caraga Region na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Yung cameras po natin ngayon dito sa Public Affairs Service ay yung tinatawag na 5D Mark IV. So high-end, when I looked at the price, nasa ganun po eh, nasa around 200,000, 180 to 200,000 per camera talaga siya. At dalawa yung binili natin along with a camcorder. So yun, I'm still asking, no? I'm not discounting anything. So I still requested for all the procurement documents back in 2019 to see kung magkano yung unit price at magkano nila nakuha at that time. But it seems na price-wise, medyo reasonable naman po siya. Yun ang kanyang katwiran ng POA. Pero nauna nang inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng DepEd at Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM dahil naman ito sa pagbili ng mga overpriced at outdated na laptop noong 2021.